Minister Reverend Arnold N. Sargento. Francis Amor.
Jay and Emma. Thank you.
Magandang araw po sa bawat isa po sa atin. Minibika po sa Biblia na ito ang araw na nilalang ng Diyos, hindi lamang para kay Kenneth at kay Sherilyn, kundi sa bawat isa po sa atin. Hindi nagkataon na magkakasama po tayo sa lugar na ito at sa mga sandali pong ito. Merong layunin ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa kapwa ko may mga asawa, sa mga kabataan, sa mga nagpaplanong magpakasal at pumasok sa buhay pag-aasawa, niloob ng Diyos ang bawat isa po sa atin ay tumungo sa lugar na ito at ginamit ang kasyon na ito upang tayo kausapin at turuan ng ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong magtanong, meron po ba sa lugar na ito na merong lubos na karapatan, legal na karapatan, para kanyang pigilan ang kasalang ginaganap? Meron po ba maliban kay Shirley na pinangakuan ni Kenneth ang kanyang wagas na pag-ibig at pagmamahal? Kung naririto ka, maaari kang magtaas ng kamay. O piliing manahimik na lamang habang buhay. Kay Sherlyn, meron po bang pinangakuan si Sherlyn maliban kay Kenneth ng kanyang wagas na pag-ibig at pamamahal? Kung naririto ka, pwede kang magtaas ng kamay. O kay piliing manatiling manahimik na lamang habang buhay. Kung wala po, tuloy po ang ating pungkasal. Aking mga minamahal, tayo ay naparito sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. At sa presensya ng maraming saksi, atin pong pag-iisahin ang dalawang nilalang ng Panginoon, ang babae at ang lalaki, o si Kenneth at si Sherilyn. Sila ay papasok sa banal na matrimonyo na nilikha ng ating pong Panginoon at tatawagin silang mag-asawa. Sino po ang nagbigay ng lubos na pagpayag kay Sherilyn para siya'y ikasal kay Kenneth? Maaari ko po magtaas ng kanilang kanang kamay. Pare, taas ka na. Pare ko po kasi siya. Sino po ang lubos na nagbigay ng pagpayag kay Kenneth upang siya po ay mapangasawa ni Sherilyn? Pwede po bang magtaas ng kanilang kanang kamay? Salamat po. Mukhang masaya po tayo. Kenneth, maaari mo nang sunduin ang iyong mapapangasawa at magbigay ka lang sa kanyang mga magulang. Bride's groom or maid of honor, please. Asistihan po natin yung bride. Isa sa unang mithiin sa pagpasok sa buhay pag-asawa, Kenneth and Sherlyn, ay ang pagbuo ng tinatawag na pamilya. Kaya ito ay para sa babae at para sa lalaki. Kaya't ang kasal ay para sa babae at lalaki na may lubos na kakayahan upang tukdin ang nais at layunin ng Diyos. Dahil nandito ay dapat tanawin ng bawat isa ang kasal ng merong pagrespeto at pagpapahalaga. Hindi dapat gawin ang isa lamang ritual, bagkus ay may pag-ibig at pagsamba sa Diyos. Kaakibat ng pagsunod sa pagpili sa pagpapakasal ay ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. At congratulations kay Kenneth at kay Sherlyn sapagkat una sa lahat, pinili niyong sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Kenneth, nangangako ka ba na mamahalin mo si Sherlyn ng iyong buong buhay, buong lakas, buong kakayahan at buong talino? Tinatanggap mo ba siya bilang iyong magiging asawa, paglilingkuran, mamahalin, tatanggapin kung sino siya at magiging nanay ng iyong mga magiging anak? Yes po, Pastor. Pwede ka bang humarap sa kanya at bigkasin mo ang iyong wagas na pangako?
happy. Dito lang ako lagi para sa iyo. Hindi ko ipababayaan. Alam mo yan, pag hindi ako lahat bibigay ko para sa iyo. Lahat ng oras, lahat ng kaya kong gawin, bibigay ko para sa iyo. Handa akong magtrabaho para sa inyo at lalo sa mga anak na. Pangako, hindi akong walang ma-involve na kahit sino sa relasyon natin. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong magiging asawa? Yes, Pastor. Amen. Sherlyn? Sherlyn, tinatanggap mo ba si Kenneth bilang iyong magiging asawa? Tatay ng iyong mga magiging anak, haligi ng tahanan, mamahalin mo siya, paglilingkuran mo siya. Kung unang iniisip mo lang ay sarili mo, ngayon, kung ang pinaplansya mo dati ay damit mo lang, ngayon pati sa kanya. Kung naglalaba ka noon, sarili mo lang, ngayon pati sa kanya. Maliba na lang si Kenneth din ang gumagawa nito. Tinatanggap mo ba siya bilang iyong magiging asawa? Opo, Pastor. Pwede bang humarap ka sa kanya at bigkasin mo ang iyong wagas na pangako? Pinapangako ko sa iyo na kahit palagi tayo may hindi pagkakaintindihan, at dito lang ako sa tabi mo, hindi kita pababayaan. Sikasuhin ko kayo ng mga anak natin. Sikasuhin ko kayo ng mga anak natin. Hindi ko ibabaling yung oras ko sa ibang bagay o kahit ano pa man, kasi sa iyo at sa mga anak lang natin umiikot yung mundo ko. Hindi ko kaya mawala kayo sa buhay ko. Pinapangako ko sa iyo na andito lang ako sabi mo, araw-araw. Sa mga ninong at ninang, pari ko ba kayong magtaas ng iyong kanang kamay? Malaki po ang inyong responsibilidad. Sige po, paano po? Malaki po ang inyong responsibilidad. Meron po akong kinasal at nagtanong po ako ng ganito na may pahintulutan po ninyo. Hindi ko po alam kung ano po ang nakita po nila sa inyo. Marahil may mga katangian po kayo na nakita po nila na gusto po nila maging bahagi sa pagbuo po nila ng kanilang pamilya. Ang inyong responsibilidad, ang inyong pag-oo sa kasalan pong ito ay pag-oo at pag-oo ng relasyon una sa Diyos at sa kanilang dalawa. Nandiyan po kayo para sumuporta sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pinansyal, pisikal, emosyonal, at espiritual. Sa panahon po natin po ngayon, malaki ang tungkulin po ninyo pagdating sa espiritual at pinansyal. Handa po ba ninyong tanggapin ang inyong tungkulin? Yung iba po, ayaw na. Marami pong salamat. Sa mga magulang ni Kenneth at ni Sherlyn, malaki po ang inyong naging responsibilidad sa kanila. Hindi po ibig sabihin na sila po'y bubuhunin ng pamilya ay natapos na ang inyong responsibilidad. Nawa po'y patuloy niyo silang tulungan, pagpayuhan, hanggang sila'y patuloy na pagtagumpayin ng Panginoon. Makakaupo na po kayong lahat. Sa mga ilang sandali po ay makakapakinig po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos bilang pagpapaunawa sa konteksto meron po sa ating okasyon po ngayon. O kung ano po sa ating maintindihan why marriage is important. Marriage is sacred and marriage is biblical. Marriage nowadays is marked by different views and principles. Sa kanila, sa panahon po natin po ngayon, ibang iba. Sabi ng mga lolo-lola ko po noon, mahawakan lang ang kamay ng babae noon para pang anlaki na ng wala sa pagkababae na. Sabi nila, mahalikan lang noon, ibang iba na. Pero as time goes by, as I have said, marriage nowadays is different. Full of different views and principles. But what is the biblical stance about marriage? It's not what we believe, but what God said.
hindi yung kung ano yung iniisip natin, kundi ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kaya yung sinabi ko po kanina, ang pagpasok po sa pag-aasawa ay pagpili sa kalooban ng Diyos. At sa bawat pagkakataon, pinipili po natin ang kalooban ng ating Panginoon. Kaakibat po nito ay ang pagpapala ng ating Panginoon ng Diyos. The moment we choose not to obey the Lord, mas pinipili po natin hindi po tayo magkalooban. Bago po tayo lubos na magpatuloy sa gawain ng ating Panginoon, tayo po lahat ay umuko at tayo po manalangin. Aming Diyos, sa aming patuloy na pagpasok, Panginoon, bilang pagpapaunawa mo kung ano ang kasalanan, tulungan mo kami, O Diyos, na maunawaan po namin po ito. Higit sa lahat, kay Kenneth at kay Sherlyn, Panginoon. Bigyan mo rin po kami ng maayos na panahon hanggang sa matapos ang okasyon po ito. Pinupuri ka namin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ano nga po ba talaga ang patungkol sa kasal? Aking pong babasahin sa Matthew chapter 9, chapter 10. Sabi po dito, verse 9, therefore, what God has joined together, let no one separate. Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Sa dinami-dami po ng aking pong ikinasal, ilan sa aking pong mga kinasal, muli ko pong pinagpayuhan sapagkat tila pinipili na nila ang daan sa paghihiwalay. Nung kami po ay nag-counseling, sinabi ko po kay Kenneth at kay Shirley na hindi madali ang pagpasok sa buhay pag-aasawa. Sa mga kapwa ko, mga may asawa na, marahil makakapag-attest po kayo niya na hindi po madali, because marriage is more than emotions. Marriage is number one. This is all about partnership. This is all about partnership. Hindi na po sila tatawaging isa, sila itatawag. Hindi na po sila tatawaging individual. Tatawagin po sila bilang mag-asawa, isa sa basbas ng ating pong Panginoon. Hindi na isang babae, hindi na isang lalaki, kundi sila ay pinagsama na po ng ating pong Panginoon Diyos. Kenneth and Shirley, marriage is partnership. Na habang nagtatrabaho yung lalaki, yung babae ang nag-aasikaso sa bahay. Kaya meron po tayong kasabihan, ang lalaki ang haligi ng tahanan, ang babae ang ilaw, ang biyanan ng anay. Just kidding. So, partnership, magka-teamwork kayo. Huwag kayong tatakbo sa magulang ninyo at sisiraan yung bawat isa. Kaya doon sa counseling pa lang natin, ipinaunawa ko na sa inyo, hindi ito madali. Bakit kayo magpapakasal? Just want to know what are the reasons. Bakit kayo magpapakasal? But there is only one reason. It's all about love. It's all about love. Marami po ang magkasintahan po ngayon, nagmamahalan lang sila dahil sa sexy si babae at mukhang handsome yung lalaki. Pero hindi po mananatiling ganun. Hindi mananatiling ganun. Si Kenneth, hindi mananatiling gwapo yan. Darating ang panahon, magkakaroon ng guhit-guhit sa noo yan. Yung iba po ay nalalagas yung kung ano man po yung buhok o ngipin. Nawawala yung pagiging handsome nila. Pero Sherlyn, bilang pangako mo sa Diyos, mamahalin mo siya, tatanggapin mo siya, hanggang sa kunin kayo ng Panginoon. Magtutulungan kayo, mag-iingatan kayo sa bawat isa, magtatanggulan kayo sa bawat isa, because marriage is partnership. Tandaan niyo palagi yan. Hindi yung pagod na si babae, pagdating pa ng lalaki, hahanapan ng kung ano-ano yung babae. Magtutulungan kayong dalawa. Magka-teamwork kayong dalawa. Huwag kayong pupunta sa mga magulang ninyo para ikwento ang kahinaan ng bawat isa. Halimbawa, sasabihin ni Kenneth, ang ganda-ganda nga ng asawa ko, ang lakas naman paghilik. Huwag ganun. Itago nyo yung kahinaan na yun, sa inyo lang yun, sapagkat pag sinisiraan yung bawat isa sa inyo, ano kayo, totoo ba yun? Pag sinisiraan nyo ang bawat isa, sinisiraan nyo rin ang inyong sarili. So marriage is all about partnership. Number two, sabi niya, what God has joined together, let man not separate. Ang pinag-isa ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao.
minsan sa hindi pagkakasunduan bilang parehong individual at naglalais na mangyari yung gusto nila, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan at pinipili ang daang paghihiwalay. Marriage is not just about partnership. Marriage is permanent. Marriage is permanent. Ngayon po, nangyayari po sa bawat mga kinakasal ay nagkakaroon ng problema. At ang problema kapag hindi po nasolusyonan, natatapos sa paghihiwalay. But biblically, sabi doon, what God has joined together, let man not separate. Kenneth and Shirley, hanggat hindi pa tayo bumipirma, pwede pa kayong mag-iba ng desisyon. Because marriage is permanent. Mapapansin nyo, nung kumuha kayo, kailangan pa ng Zenomar, kailangan pa ng napakaraming requirements. Hindi po pwede ang magic kasi makikita at makikita nila yan. Kahit ako makikita ko, diba kinapa ko mismo yung license ninyo, sabi ko, bakit hindi nakazil ito? Kasi kailangan yun. Kailangan yun. So marriage is permanent. Tinatanong ng government na hindi po pwedeng papalit-palit. So in the name of the law on heaven and on earth, in heaven and on earth, marriage is permanent. Kaya mag-isip ng mabuti yung papasok sa buhay pag-aasawa, wag naman tayong mag-eksperimento sa pagpasok sa buhay pag-aasawa. Sabi po sa 1 Corinthians 13, verse 13, abide these three, faith, hope, and love, but the greatest is love. The reason bakit ko kayo ikakasal, sapagkat nasagot ninyo yung aking tanong, na kayo ay nagmamahal. Nasaan po yung mayroong hawak ng sinsin? Wala po ba tayong background na music po dyan? Maraming pong salamat. Papansin po natin, scale of 1 to 10, 8% ang pinipili ng bawat ikinakasal ay ginto. But what are the reasons behind this? Ang ginto ay naglalarawan ng isang hari, the King of Kings, and that is the Lord, our Creator. Mapapansin po natin to below, walang katapusan. Ang sing-sing ay sumisimbolo ng pag-ibig. Hindi lang ng pag-ibig ni Kenneth at Shirley sa bawat isa. Pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tinanggap tayo ng Diyos, Kenneth and Shirley, tinanggap kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng Diyos. Hindi lahat ng kabataang kagaya ninyo ay nagkakaroon ng magarbong kasal na kagaya nito. Shirley, mapalad ka. Gaya ng sinabi ko sa iyo ng counseling natin, na ang mister mo, ang boyfriend mo, ay piniling pakasalan ka. Kenneth, mapalad ka sapagkat umuo si Sherlyn para mapangasawa ka na. Habang suot niyo ang singsing na ito, ay magpapaalala sa inyo na anuman ang kahinaan ninyo, tanggap kayo ng Diyos. Anuman pagkukulang at pagkakamali ninyo, tanggap kayo ng Diyos. Ipapaalala sa inyo ito habang suot nyo ito na dapat nyo ring tanggapin ang bawat isa. Ano man ang kahinaan ng bawat isa, dapat nyong unawain. Ano man ang pagkakamali, dapat ninyong patawarin. Tumayo kayong dalawa. Kenneth, ang singsing na ito ay sumisimbolo na yung dakilang pag-ibig sa pagsuot mo nito at pangtanggap niya
pagpigkasin mong muli ang pangako mo sa Kanya, ay ang pag-ibig at pagmamahal in the presence of many witnesses. Kenneth? B. Nangako ko na aalagaan ko kayo ng mga anak natin. Di ako magkukulang sa inyo sa lahat at papalagan ko at iingatan. Mahal na mahal ko kayo. Dito lang ako para sa'yo. Iingatan mo kayo ng mga bata at sasamahan kita habang buhay. Sure. Surely, ang sisi na ito ay simbolo ng aking wagas at pag-ibig at pag-ulangan. Surely, tinatanggap mo ba ang sisi na ito ay simbolo ng pag-ibig at pag-ulangan ng Kenneth sa'yo? Kuni mong sisi na ito at isuot mo sa daliri ng palasingsingan ni Ken at bigkasin mo ang pag-ibig at pagmamahal sa kanya na naririnig ng maraming saksi sa mga salamat. Pinapangako ko sa iyo na habang buhay tayo magmamahal. Habang buhay tayo magmamahalan, pag-aalagaan natin yung mga anak natin habang lumaki sila. At hindi ko naman na nakikita yung buhay ko sa ibang tao, tayong dalawa lang. At yung mga anak natin, masaya na ako. Masaya ako sa lahat ng binibigay mo sa buhay na binigay mo sa amin. Sa lahat ng sakripisyo mo, nagpapasalamat ako sa iyo. Hindi ko man lagi nasasabi sa'yo. Pero masaya ako sa lahat ng mga ginagawa mo para sa pamilya natin. Yun na. Ang singsing na ito ay simbolo ng aking wagas na pag-ibig at pagmamahal. Paglilingkuran kita bilang aking pinakamamahal na asawa. Wala po tayong leader. Mahihirapan po sila pag lumuhod sila. Meron po ba tayong leader? Mananakit po ang tuhod nila. Pangduhod. Kamay mo po, Emma. Kamay mo po, Emma. Sige, Emma na lang. Hindi ka. Habang inahanap po ay, yung may hawak mo ng Bible. Bible there. Moira. Moira. Ang po, ha? Kenneth? Kaya ng counseling nga. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Sa pagbabasa mo nito, ini-empower mo ang sarili mo. Hinihiling mo ang gabay at patnubay ng Panginoon sa iyo upang patuloy na mapangyari ang pangako mong ni Sherlyn at sa iyong mga anak at sa iyong binubuong pamilya. Nawa ang Biblia nito, basahin mo bilang ikaw ang leader ng iyong tahanan o tumatay yung magiging pastor ng iyong pamilya. Gagabayan mo sila
kung ano ang tama, babanggitin mo sa kanila at iiwasan kung ano ang mali. Kenneth, tanggapin mo ito bilang pagkilala sa iyong responsibilidad bilang leader ng iyong pamilya. Kaso po, makikita ko sa video to. Makikita ko sa video. Okay lang po sa inyo. I-cover nyo kaya. Pasensya na. Sayang naman yung video. Makikita karton. Nakalagay pa ni Escap eh. Tumuhod kayong dalawa. Yung naka-ascend po sa veil? Tsaka yung sa court? Salamat. Yung support, please. Mapapasin po ninyo, yung veil ay tinakpan po natin yung ulo ng mga babae at yung lalaki ay sa balikat lang. Ibig sabihin, yung responsibilidad ay inaako po ng isang lalaki para buhayin ng kanyang pamilya. At ang ulo naman ng babae at tinatakpan upang sa ganun makita na ang leader sa pamilya walang iba kundi ang lalaki. Sabi po sa Biblia, wives, submit to your husband. The moment na hindi po tayo nagpasakop sa mga lalaki, magkakaroon po ng problema. God is an all-knowing God. The moment the wives did not or choose not to submit sa kanyang asawa, nagkakaroon po ng problema sa loob ng bahay. Mapapasin po natin, ilagyan po natin po ng cord. Pagpapakita po dito na sila ay iisa na. Pinag-iisa po natin po sila sa tinatawag na kasal. Kapag ihilahin po natin yung side ni Kelly ni Sherlyn, hindi lang po si Sherlyn ang babagsak. Babagsak silang pareho. Pag hinata po naman po dito sa side ni Kenneth, hindi lamang si Kenneth ang babagsak. Babagsak kasama si Sherlyn sapagkat sila ay pinag-iisa na ngayon bilang mag-asawa. Sino po yung may hawak ng coin? Kita na. Abot mo sa akin. Thank you. Thank you. This is all about stewardship. Ang lakas ninyo, ang talino ninyo, galing yan sa Diyos. If you choose more of God's blessings, prove to Him that you are good stewards. Kenneth, yung lakas na meron ka na, bigayan ng Diyos. Yung talino na meron ka sa paghahanap buhay, bigayan ng Diyos. Sa ating pong kostumbre, sa ating mga Pilipino, ang lalaki talaga naghahanap buhay. At ang kanyang kinikita ay bit-bit ang kagalakang ibinibigay sa kanyang asawa. So Kenneth, sa bawat bunga ng iyong paghihirap, ibibigay mo ito sa iyong asawa.
hindi ibig sabihin na hindi ka natutulong sa iyong mga magulang. Kundi, ibibigay mo to sa iyong asawa na naghahangad na makatulong hindi lamang sa inyong pamilya, hindi lamang para itayo ang iyong buong pamilya, kundi merong kahandaang tumulong. Kenneth, tinatanggap mo bang responsibilidad na ito para buhayin ang iyong buong pamilya? Pwede bang ibigay mo ngayon kay Sherlyn? Sabihin mo ang aking pinagpaguran ay may kagalakan kong ibinibigay sa'yo. Ingatan mo ito. Huwag ubusin sa milk tea. Totoo? Kilos ng Panginoon. Nasaan po yung fruits? Walang fruits? Okay. Tuloy na lang natin. Yung bawat prutas na binibigay natin, ang sinisimbolo nito ay pag-aalay sa Diyos. Na pagpapakita ng lahat ng makakamit ng tagumpay sa Diyos. Kasama ng yung mga supling ay ipagbibigay pa sa salamat ninyo sa ating Panginoon. Nasaan po yung Maid of Honor tsaka Best Man? Ang sabi ng iba, bakit mo ipapailalim ang iyong buhay o ang sarili sa isang papel? Technically, papel po ito. Technically, this is a contract. But for us, as Bible-believing Christians, this is not just a contract. This is a covenant. This is a covenant. Kaya sabi ng Panginoon, what God has joined together, let man not separate. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kenneth, concerning, kung meron mang pinakamahalaga sa kasalang ito maliban sa inyo, ay ang Diyos. At ang representative ng Diyos is me. Sa bawat pagkakataon, no such thing as perfect marriage. No such thing as perfect marriage. Kapag may pinagdaanan kayo na hindi nyo kaya, narito ako. Magiging kabahagi ako sa buhay ninyo, kasama na kayo sa mahigit 50 couples na aking ikinasal. Makakaasa kayo ng aking panalangin tuwing araw ng Martes. So sa bawat pagkakataong hindi nyo kaya at kailangan nyo ng solusyon, huwag kaibigan kagad ang kausapin ninyo. Mag-usap tayo. Tama? Sige po, ha? Thank you.
Akin pong hinihiling yung mga ninong at ninang. Pari po ba kayong tumayo? Pari po ba ninyo silang palibutan po rito? Akin pong uulitin, napakalaki po ng iyong responsibilidad sa kanilang dalawa na nagpapasimula ng kanilang buhay. Gawa, nandyan po kayo para sila ipagpayuhan at kung kinakailangan, pagalitan. Kapag kinakailangan. Upang sa ganun, maging matatag sila, matauhan sila, at magpatuloy sila sa kanilang sinumpang pangako sa isa-isa. Paano po bang ipatin mo pong yung kanang kamay sa kanila? At lalapit natin sila sa ating Panginoon. Hinihiling ko rin po ang bawat isa na nakikisa sa kasalang ito. Paano po bang ituon po ninyo yung kamay dito po sa harapan? Manalangin po tayo. Aming Diyos, sa pagkakataon pong ito, inilalapit namin sa iyo si Ken at si Sirlin, Panginoon. Sa kanilang sinumpaang pangako, ang sinabi mo sa iyong salita, let your yes be yes, and your no be no, and other than this, is a sin. Naniniwala ako, Panginoon, ng pinakadahilan ng kanilang pagtungo at paghahanda para sa kasalang ito ay ang kanilang nadaramdamang pag-ibig sa bawat isa. Patuloy na ikaw, Panginoon, ang magpayabong ng pag-ibig na ito sa darating na marami pang panahon, anuman ang kanilang pagdaraanan, mananatili silang matatag o aming Panginoon kasama ng bawat isa po sa amin, ng kanilang mga magulang, ng kanilang pamilya, ng kanilang mga kapatid at kaibigan, at ng kanilang mga ninong at ninang na gumaganap bilang mga pangalawang magulang. Sila ay magbibigay liwanag, pag-asa, talino at pagpapayo upang anuman ang kanilang pagdaraanan, patuloy nila itong mapagtatagumpayan. Sa mga sandaling ito, O Diyos, as you have said in your word, what God has joined together, let man not separate. Because marriage, in the name of the law, in heaven and on earth, is permanent. Mangyari, Panginoon, ng kalooban mo kay Kenneth, kay Shirley, at sa kanilang buong pamilya. Pinagkakatiwala namin sila sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Amen at amen. Maraming pong salamat po sa inyo. Yung mga secondary sponsors, pakitanggal na po yung nila. Sa cord, veil. Thank you.
Pinapapirma po yung marriage contract. Kenneth and Sherlyn, tayo kayo.
Mga magulang po ni Kenneth, maaari po ba kayong tumayo? Sa inyo po, nanay at tatay, mga magulang ni Kenneth, naniniwala po ako na hindi matatapos po dito yung suporta po ninyo po sa kanya. Hayaan niyo po sa pagkakataon po ito na magbigay pasalamat sa inyo yung anak po ninyo. Kenneth? Ma. Maraming salamat sa lahat ng suportong na binibigay sa akin pagkailangan kita. Salamat sa pagpapalaki at pag-aalaga mo sa akin, sa mga anak ko, pagkailangan ko kayo. Salamat sa pagbibigay ng tulong kapag kailangan ko kayo. Nandiyan kayo palagi para sa akin. Hindi ko man masabi sa inyo. Hindi ko man masabi sa inyo ng harapan, pero alam niyo siya yung pagdasabahin ko nandiyan. Kaysin ko lang ang sinasabi dahil di ko nakasanayan magsalita ng ano sa inyo. So, maraming salamat. Salamat dahil pinaalagaan mo yung mga anak ko kapag kailangan namin at aalis. Huwag kayong magbabago ng ano sa aming suporta ni Pernod. Mahal na mahal ko kayo. Ma, pa, thank you po sa pagtanggap po sa amin dalawa. Hindi man din po tayo ganun ka dalas po mag-usap-usap. Mahal ko po kayong dalawa. Salamat po sa pag-suporta, pag-gulong po sa amin pag kinakailangan po namin kayo. Hindi man po kami lagi nagsasabi sa inyo na mahal namin kayo, pero lagi po namin iniisip yung mga kapakanan po ninyo. Yun lang po. Pwede nyo silang yakapin. Salamat po sa inyo, nanay, tatay, maraming po salamat. Akin pong hinihiling na tumayo naman po ang mga magulang ni Sherden. Pa, Ma, magsalamat po dahil andiyan po kayo palagi para sa amin pag kailangan po namin kayo at pag nagbabantay po, pag may mga kailangan po kami puntahan at sa pag-aalaga po, pangako po sa inyo, alagaan ko po at ang anak pati yung mga po na. Thank you po sa lahat ng suporta niyo po sa amin.
Lalo na sa pag-aalaga ng mga anak ko, pag may oras na mga, may lakad po kami. Mahal na mahal ko kayong dalawa, hindi ko man lagi sabihin. Salamat sa pagpapalaki mo sa amin, Maapa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Lalo ka pa, di ko man lagi nasasabi sa'yo. Mahal na mahal kita kahit minsan nagtatalo tayong dalawa. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Yun na. Tsaka dagdag ko lang, hindi ko kayo pababayaan kahit may pamilya na ako. Pag tumanda kayo, nandito kami, hindi kayo net para alagaan kayo. Hindi namin kayo pababayaan. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Pwede mo silang yakapin. Send po sa Kendall, please. Akin pong hinihiling si Mami Lydia. Po yung kanyang mag-iisang minamahal. Pwede po ba kayong tumungo po dito sa harapan? Mami, Daddy, salamat po sa lahat ng tulong, mga pag-ipit na gift po kami na pupuntahan po namin kayo. Hindi niyo po kami pinapabayaan simula nung una hanggang ngayon. Nandiyan po kayo, nakasuporta kayo para sa amin. Sobrang nagpapasalamat po kayo. Mami, Daddy, thank you po sa pagpapalaki sa amin nila Kuya. Sa lahat po ng suporta. Kahit na naging pasaway ako, at dito pa rin kayo tumatayo sa harap namin, sinusubaybayan kami. Hanggang sa pag magkaroon ng apo, at dito pa rin kayo, tinutulungan nyo kami sa lahat ng pangangailangan namin. Mahal na mahal ko kayo, Mami, Daddy. Kahit na may mga hindi tayo pagkakaintindihan, lagi niyong tatandaan na andito kami ni Kenneth. Pag tumanda kayo, maasahan niyo kami, hindi mananata sa itsura namin. Andito lang kami sa inyo, sa tabi niyo. Tawagan niyo lang kami. Love you, Mami. Love you, Daddy. Ay, maraming po salamat po sa inyo. Malayan po kayo ng Diyos. Thank you po.
Kenneth and Shirley, ang dalawang kandilang ito ay sumisimbolo sa inyong dalawa. May mga pagkakataon sa buhay ninyo na yung liwanag ng karunungan at talunuhan at pagpapayon ng mga magulang ay hindi makakalimutan. Bahagi ng bawat isa sa inyo na tanglawan at paalalahanan ng bawat isa. Kunin nyo nga yung kandila. Kenneth, pakipatay mo yung kandila namin. Sherlyn, darating yung time. As I have said, yung mga aral na tinuro ng mga magulang ni Kenneth sa kanya makakalimutan niya. Even yung pangako niya rito, marahil, in some ways, it's time for you. Natanglawan siya, paalalahanan siya, ilawan mo siya. Mari mo bang gawin ngayon? Kenneth, ganun din. Darating yung time sa buhay ni Sherlyn, sa buhay pag-aasawa, mararamdaman niya yung bigat, yung pagod, yung problema na minsan nangangailangan ng malaking solusyon. May pagkakataong mawawala ng pag-asa sa panahon ng karamdaman, nawawala ng pag-asa. Kenneth, malaki yung responsibility. Ilawan mo siya. Tanglawan mo siya. Pagkalawan mo siya ng karunungan at pag-asa. Higit sa lahat sa inyong dalawa, huwag niyong aalisin ang presensya ng Diyos sa inyong pamilya. Sasamahan kayo ng Panginoon, hindi niya kayo pababayaan. Apart from me, the Lord said, you can never do any good thing. The Bible says, if you abide in me and my words abide in you, ask and it shall be given. Maaari bang pagdikitin yung kandila nyo dito, sindihan nyo ito bilang simbolo na sa pag-ibig nyo kasama nyo yung Panginoon at simbolo ng pagiging isa nyo bilang mag-asawa. Patayin nyo na yung ilaw nyo. Ang salita ng Diyos at ang Panginoon ang magsilbing gabay, liwanag sa inyong buhay na tatahakin mula ngayon hanggang sa dumating ang Panginoon. Maghawa kayo ng kamay. Magharap kayo. Mga minamahal, sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas at ng simbahan, ikaw, Kenneth, at Shirlyn, ay aking binabasbasan sa harapan ng maraming saksi bilang ganap ng mag-asawa sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Muli ang aking paalaala, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Kenneth, though this is an ecclesiastical kind of wedding, but still, I would say this. In the presence of many witnesses, this is now your moment. You may now kiss your bride. Pwede po kayong lumapit. Huwag na po kayong mahiya. Pwede po kayong lumapit. Binibigyan ko po kayo ng pagbayag. Pwede kayong lumapit. Bibilang ako ng tatlo so na maayos lang. Sa kanila. 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 Sa kanila
po ng bagong kasal. Harap kayo sa kanila. Ladies and gentlemen, it is my joy to present to you Mr. and Mrs. Kenneth and Solon Ruiz. Look in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, will it be happy and go to over 60? Right, good, and the pastor. That I'm feeling for you. Now see, we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this street together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh, oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna need you. Whatever it takes, whatever it takes is what I'm gonna do. Let 'em see we're crazy. What do they know? Put your hands around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together.
Okay.
Thank you. Kami naman. Okay. Ah. Dari naman. Papa, ikaw sumama ko. Thank you po. Ayaw kayo. Ay, tama.